mga katribo, pag-usapan naman natin ang morphologiya, morphology o pagbubuo ng salita. Ang morphologiya o morphology ay isang pag-aaral o pagsusuri sa mga morphema ng isang wika at pagsasama-sama nito para makabuo ng isang salita. Ang morphema ay pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. Narito ang iba't ibang anyo ng morphema. Una, ang morphemang ponema o makabuluhang tunog. Ito ay binubuo lamang ng ponemang o at a na may kahulugang taglay na magpapakita ng kasarian. Halimbawa, ang abogado at abogada. Ang abogado ay para sa lalaki at ang abogada ay para naman sa babae. Si Maria at si Mario. Ang Mario ay lalaki at si Maria ay babae. Sunod na anyo ng morphema ay ang morphemang salitang ugat. Ito ay maituturing malayang morphema dahil ito ay nakakatayo mag-isa. Binubuo ito ng morphemang may taglay na kahulugan kahit hindi nilalagyan ng panlapi. Halimbawa, pagod, basa, kain, aral at sulat. Ikatlong anyo ng morphemang panlapi, ang morphemang panlapi. Ito ay mga ikinakabit sa salitang ugat na may taglay na kahulugan at sila rin ang tinatawag na di malayang morphema dahil hindi nakakatayong mag-isa. Halimbawa, ma, na maaaring ikabit sa unahan ng salitang ugat na may kahulugang taglay o pagkamayroon. Ang m, ikinakabit din sa unahan ng salitang ugat na may kahulugang gawi o gawain. Ang mala ay isa ring unlapi na nangangahulugang katangiang kahawig ng. Ang mga panlaping inudugtong sa salitang ugat ay maaaring makabuo ng salitang makangalan, makauri at makadiwa. Dumako tayo sa mga panlaping makangalan. Ang mga panlaping makangalan ay ang mga panlaping ikinakabit sa salitang ugat para makabuo ng pangalan. Mga halimbawa, ang an, isang hulapi na nangangahulugang puok na kinakaroonan o ginagampanan o panahon. Kaan, ikinakabit ito sa unahan at hulihan ng mga salitang ugat na nangangahulugang kaisipang abstrakto at puok. Mga halimbawa, kagandahan, kabaitan, at kalayaan. Ang in, maaaring unlapi at hulapi na nangangahulugang tumutugon sa bagay na tumatanggap ng kilos o hugis na isinasaad ng salitang ugat o maaaring relasyon. Halimbawa, inihaw, tiyahin. Ang ka, isang unlapi na nangangahulugang relasyon. Mga halimbawa, kanayon, kapatid, kalaro, at kasama. Mag plus pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat, ito ay nangangahulugang gawain o hanap buhay. Halimbawa, magtataho, magtatanim, mag-aaral. Mang plus unang salita, nangangahulugang gawain o hanap buhay. Halimbawa, mang-aawit, mangingisda, manggagamot. Pa plus an, ito ay unlapi at hulapi na nangangahulugang puok, ngalan o kinalabasan. Halimbawa nito ang patahian, paaralan o patakaran. Pag, isang unlaping na nangangahulugang abstrakto. Halimbawa nito ang pagkalinga, pagkauhaw, pag-ibig. Ang pang ay isang unlapi na nangangahulugang instrumento o katawagan. Halimbawa, pangluto, pangalis, pangwalis, palaan. Nangangahulugang puok, paraan o sining. Ito ay ikinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, palaisipan, palasingsingan,
pala buuan. Sang-an ay ikinakabit din sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Ito ay nangangahulugan ng kasaklawan. Halimbawa, sang-kalupaan, sang-kalangitan, san-libutan. Taga na ikinakabit sa unahan ng salitang ugat na ibig sabihin ay lahing pinagmulan o gawain. Talaan na ibig sabihin ng talaan. Ito ay kinakabit sa unahan at hulihan ng isang salitang ugat. Halimbawa, talasanggunian, talasusian, talatinigan. Sa mga oras na ito, dapat marami na kayong natutuhan. I-comment ninyo sa ibaba ang iba pang nalalaman ninyong halimbawa. Ipaalam din sa amin kung ano ang iyong feedback. Wikang pambansa, wikang panlahat, tula ni Girly L. Palmenco. Luzon, Visayas, pati na sa Mindanao, tuwing Agosto'y sabay-sabay humihiyaw, grupong etniko sa Pinas nagkakaisa, pinagyayaman pang lalo ang wika nila. Ilocano, Bisaya, maging ang Tausug, sa wikang ginto, Pilipinas ay busog, Chavacano, Cebuano, Ilonggo't marami pa, pagsaluhat mahalin, bigay ng dakilang lumika. Iba't ibang salita man ang banggit, sa puso't kaluluway, iisa lang ang gamit. Buong pagmamahal itong ipagpunyagi, kayamanan ng buhay, dugo at lahi. Mayamang kultura, kanyang sinasalamin, makulay na tradisyon, ipinamamahagi din. Wikang pambansa ay wikang panlahat, gamitin ng tama't paglingkurang tapat. Sagisag ng kalayaan, sandigan ng katapatan, wikang Pilipinong nooy ating ipinaglaban, naway ingatan at laging alagaan, lubos na mahalin, kailan may huwag pabayaan. At tayo na may dumako sa mga panlaping makadiwa. Ito nga ay ang mga panlaping ginagamit sa pagbuo ng mga pandiwa. Ang una nga rito ay ang um. Ang panlaping um ay maaring unlapi o gitlapi ayon sa kung ano ang unang ponema ng salitang ugat na nilalapian. Ito'y ginagamit sa pokos na tagaganap ng kilos. Ang mga halimbawa nga nito ay ang lumikha, lumayas, umawit at uminom. Ang kasunod naman ay ang mag. Ito'y laging inilalagay sa unahan ng salitang ugat, ginagamit din sa pokos na tagaganap at nagsasaad ng kilos. Ito'y likas na pandiwang palipat. Ang mga halimbawa nga nito ay ang mga maglaro, magsulat, magsayaw at maghakot. Ginagamit din ito sa pag-uulit ng kilos, maaring ulitin ang unang pantig ng salitang ugat o ang bahagi nito ayon sa tuntunin upang maipakita ang kasidian ng kilos. Ang mga halimbawa nga nito ay ang maglalaro, magsasayaw, magsusulat at maghahakot. Nagsasaad din ng isang angking propesyon o gawaing isinasaad ng salitang ugat. Ilan nga sa mga halimbawa ay ang magnurse, magsundalo, magdoktor, o magpulis. Dumako naman tayo sa mag-an at han na nagsasaad ng tambingang kilos ng sabayan. Nasa pokos ni tagaganap. Ang mga halimbawa nga nito ay ang maghiyawan, magsubuan, magtakbuhan at magmurahan. Ang ikalima naman ay ang magsi, na nasaan yung maramihan at nasa pokus ng tagaganap. Ang mga halimbawa nga nito ay ang magsilaro, magsilaba, magsisulat, o magsitulong. Ang ikaanin naman ay ang ma, na nagsasaad ng kakayahang gawin ang kilos na isinasaad ng salitang ugat at nagsasaad ng di sinasadyang pagganap. Ilan nga sa mga halimbawa nito ay ang masulat, makain, maluto at malaro. Dumako tayo sa ikapito na ang maipa. Ito naman ay mula sa ma na nasa pokus na tuwirang layon na nagsasaad ng pagpapagawa sa ibang
ng kilos. Ang mga halimbawa nga nito ay ang maipahiwa, maipalaro, maipakain at maipabukas. Ano naman kapag makapag? Ito naman ay nagsasaad ng kakayahang gawin ang kilos sa salitang ugat. Ilan nga sa mga halimbawa nito ay ang makapagsulat, makapagsuklay, makapaglaro at makapaglaba. Ang ikasyam naman natin ay ang makipag na nagsasaad ng kilos na ginanap ng may kasama. Ito'y hango sa ma na nasa focus na tagaganap. Ang mga halimbawa nga nito ay ang makipag-inom, makipaghiwalay. Dumako naman tayo sa ikasampu. Ito naman ay ang mai na nagsasaad ng kilos na ginaganap sa isang bagay o para sa iba. Mga halimbawa nito ay ang maitakbo, maigalaw, mailagay o maisayaw. Ang atin namang panglabing isa ay ang maka na nagsasaad ng kakayahang gawin ng kilos na nasa salitang ugat. Ang mga halimbawa nga nito ay ang makaguhit at makabasa. Nagsasaad din ito ng di sinasadyang pagganap na nasa focus na tagaganap. Ang mga halimbawa nga nito ay ang makabasag, makagamit, makahulog o makasira. Ang atin namang ikalabing dalawa ay ang maki na nagsasaad ng pakiusap upang sumama sa ibang tao sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Mga halimbawa nga nito ay ang makisuyo at makilagay. Ang atin namang ikalabing tatlo ay ang an at han na nagsasaad na gawin sa isang tao, bagay o hayop o lunan ng kilos o diwang isinasaad sa nilalapian. Ilan nga sa mga halimbawa nito ay ang puntahan, buksan, sindihan at tilihan. Dumako naman tayo sa ikalabing apat. Ito naman ay ang i na nagsasaad ng paggamit sa isang bagay at nasa focus kagamitan. Ilan nga sa mga halimbawa nito ay ang iinom, ipalit, iguhit at ihiwalay. Nagsasaad din ito na gawin para sa iba ang isinasaad ng salitang ugat gaya na lamang ng ibahagi, ialis, ikanta at iangat. Paano naman kung ang ating halimbawa ay ang ipa? Ito naman ay nagsasaad ng pagpapagawa sa iba ng kilos ng salitang ugat gaya na lamang ng makisuyo, makilagay. Dumako naman tayo sa ipakipa na nagsasaad ng pakiusap na ipagawa sa iba ang kilos ng pandiwa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang ipakipasulat, ipakipasara, ipakipabukas at ipakipasundo. Dumako tayo sa ikalabing pito. Ito naman ay ang isa. May kahulugang ilagay sa kalagayang nasa salitang ugat ang paksa. Mga halimbawa nga nito ay ang isa kwento, isa ulo at isa buhay. Ikalabing walo naman natin ay ang ka, an at han na may kahulugang gawin sa paksa ang kilos ng pandiwa. Ilan nga sa mga halimbawa nito ay ang kagalitan, kainisan, kabagutan o kabaliwan. Isa pa nga rito ay ang pa, in at hin na nagsasaad naman na ipagawa sa paksa ang kilos na nasa pandiwa. Ang halimbawa nga na mayroon tayo ay ang pakinisin, palambutin at paluhain. Papaano naman ang papag, in at hin na nagsasaad na payagan o utusan ang tumutukoy sa paksa na gawin ng kilos na isinasaad ng salitang ugat? Ang mga halimbawa nga na mayroon tayo ay ang papaglakbayin, papaggupitin, papagbasahin at papagsulatin. Dumako naman tayo sa ika-21. Ito ay ang paka, an at han na nagsasaad naman ng kilos na pinagbubuti o may katindihan. Ang mga halimbawa nga na meron tayo ay ang pakagandahan at pakasipagan. Ika-22, ang pakian at han na nakikiusap na gawin sa paksa ang kilos sa salitang ugat at nasa focus direksyonal. Ang una nga nating halimbawa dito ay ang pakisuklayan, sumunod ay pakilagyan, sumunod pakitulungan at pakibuhusan. At ang atin namang 23, ang mang, mam at man.
Ito naman ay may mga kahulugang maraming pagganap, kasing kahulugan at katulad ng magsapokus. Ang halimbawa nga na mayroon tayo ay ang mambato at manghabol. Diana de la Cruz, ito ay aking pangalan. Tarlac, bayang ating sinilangan. Sa aking paglaki, namulat sa katotohanan. Edukasyon, dapat pahalagaan. Pagubog sa aking kakayahan, nagsimula sa aming tahanan. Aking mga magulang, nagturo sa tamang daan. Daan, patungo sa kaunlaran. Sumunod ang mga guro, nagpaunlad sa taglay kong katalinuhan. Umunawa sa aking mga kainahan. At binuksan ang aking kaisipan sa pananampalatayang sa poong may kapal. Ang aking edukasyon nagbigay lakas at kasanayan upang makasabay sa hamon ng buhay. At ngayon, ako'y nasa kolehiyo, itatahak at lalandasin ang bagong simula. Mga panlaping makauri. Ang mga panlaping makauri ay mga panlaping ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng mga panguri. Una rito ay ang ma. Nagsasaad ng pagkakaroon ay sinasaad ng salitang ugat o pagiging marami. Halimbawa ay ang makisig, masipag, mayaman, maganda. Pangalawa ay ang maka. Nangangulugang ito ang pagkiling o pagkahilig sa tinutukoy ng salitang ugat at maaari rin nagpapayawatig ng kakayahang gawin ang sinasaad ng salitang ugat. Halimbawa ay ang makatao, makadiyos. Pangatlo ay ang mala. Nagpapakita ito ng pagiging katulad ng isinasaad ng salitang ugat. Halimbawa, mala sibuyas, mala palasyo, mala rosas. Pang-apat ay ang mapag. Nagpapahiwatig ito ng pag-uugali. Halimbawa, mapagtimpi, mapagtiis. Pang-lima ay ang mapag. Nangangahulugan ito ng isang katangiang madalas o malimit gawin. Halimbawa, mapang-api, mapang-away, mapanghusga. Pang-anim ay ang pala. Nagsasaad ito ng katangiang palagi o paulit-ulit ginagawa. Halimbawa, palasulat, palangiti. Pang-pito ay ang pang. Nangangulugang ito ng kaalaman ng gamit ayon sa sinasaad ng salitang ugat. Halimbawa, pang-alis, pantakip, pambato. Pang-walo ay ang an-han. Ito ay nagsasaad na pagkakaroon ng sinasaad ng salitang ugat upang maipakita ang katangyang higit pa sa karaniwang dami. Halimbawa ay ang loaan, balbunan. Pang-syam ay in-in-hin. Nangungulugang ito ng katangyang itinuladong ginawa tulad ng isinasaad ng salitang ugat o kaya katangyang madaling maging mapagsalagaya ng sinasaad ng salitang ugat. Halimbawa ay ang buglutin, ubuhin. At ang pangsampo ay ang ma-in-hin. Nangangulugan ito na pagtataglay sa mataas sa antas ng sinasaad ng salitang ugat. Halimbawa ay madasalin, maramdamin.